Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa ating pagtitipon sa gabing ito. Ang topic po natin ngayong gabi ay I believe in a Christian home. So matatagpuan po natin ang ating teksto sa 2 Timothy chapter 1 verses 1 to 7. Atin pong sabay-sabay na basahin to. 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 7. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus, to Timothy, a beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers, night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Therefore, I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tayo po ay manalangin. Father God, we come before you tonight with all humility. We come with thanksgiving and praises and honor unto you. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita. Gabayan mo kami sa gabing ito sa aming pag-aaral. Dalangin namin, buksan mo ang aming spirito. Give us a teachable spirit, Holy Spirit. Be our teachers, O God. Enlighten us sa salita na tinuturo mo sa gabing ito upang, Lord, mai-apply namin sa aming buhay, maipamuhay po namin ito, Lord, at kami po ay patuloy na maging blessing sa buhay ng maraming tao. Tunay po, Lord, napakabuti mo. I thank you and I praise you and I honor you, O God. In Jesus' most precious name we pray. Amen and amen. I believe in a Christian home, no? So ito ay topic po natin sa gabing ito. So, more than half century ago, may isang bata nagkaroon ng isang heated argument, no, with his father, no. So, yung tatay niya na walang kanyang pagtitimpi sa sobrang galit niya ay nasampal na yung bata. So, yung bata pagkatapos nasaktan siya, tumakbo siya palabas ng kanilang bahay at pumunta siya dun sa isang lake kung saan ay gusto siyang magpakamatay. Iniisip niya mas mabuti pa na mawala na siya sa mundong ito kaysa mabuhay siya dahil nga doon sa alitan niya na with his father ay hindi naging masaya siya, no? So yung tatay nung nakita yung anak ay patakbo palabas ay hinabol din ng tatay, no, yung anak niya. So nagkagulo hindi lang yung tatay at ama kundi yung buong bayan nila ay na-involved din dito sa problemang ito. Finally itong bata ay naiuwi nila ng maayos at matiwasay. Pero nagkaroon ng bitterness sa kanyang puso hanggang sa kanyang paglaki, no? So, itong tao ay umabot sa isang punto na siya ay naging pinaka-dangerous na tao sa buong mundong ito. At walang iba itong taon to kundi si Mao Zedong, na former communist leader ng China, no? So, ang tanong tonight sa atin, would a Christian home make a difference, no? So, yun ang pag-uusapan po natin. Dito sa Timothy, 1 Timothy ay nakita natin it makes a difference in the life of Timothy, no? Kita natin he was born, he was raised and instructed in a Christian home. Ang kanyang lola si Lois ay isang mananampalataya, ganun din ang kanyang ina si Eunice ay isang mananampalataya. So yung pananampalataya ng kanyang lola at ang kanyang nanay ay umabot sa kanya, ito ay naging personal faith din niya, no? Hindi yung meaningless faith na pinasa lang, kundi siya mismo ay nakaranas ng overflowing happiness and joy sa kanyang personal relationship sa ating Panginoon, kung saan maayos ang pagpapalaki kay Timothy, no? So tonight, ating pong tignan, no? Bagay-bagay tungkol sa isang Christian home. Una, distinctives of a Christian home. Ano yung kaiba, no? Something is distinctive different
about a Christian home, may makikita talaga tayo kaiba. At hindi lang maliit na kaibahan, kundi ito ay malaking kaibahan ang isang pamilya na may pananampalataya. Una, makita po natin yung love, no? Love is the first distinctive of a Christian home. Makikita natin sa pamilya ng isang believer, andun yung pagmamahal. Overflowing love na nanggagaling sa ating Panginoon ay nakikita sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya yun. Hindi lang sentimental love, hindi lang dahil ito ay filial love, dahil sila ay magkapamilya, kundi nandun yung mature attitude ng thoughtfulness at consideration para sa kanilang kapwa. So, anong love na ito? Ito ay agape love na nanggagaling sa ating Diyos Ama, no? It is the kind of love that seeks the good of another person, no? So, yung basic need ng ibang tao ay inuuna. Ito ay hindi makasariling pag-ibig, kundi nakikita yung pagbibigayan out of yung overflow ng pag-ibig o pagmamahal na nakikita sa kanila. Andun yung gentleness, andun yung kindness, andun yung sharing, andun yung concern, pagmamalasakit, yung pagbibigayan. Ito ay tunay na pag-ibig na nakikita sa isang pamilya, no? It is the Bible's description of love, and it is love of 1 Corinthians chapter 13. Kung may time po tayo, basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 13 na tinutukoy ng writer tungkol sa pag-ibig na dapat makita sa buhay natin. Itong love na ito, ito ay personal, ito ay may patient, ito ay selfless, at ito ay lasting love. Ito ang nakikita sa isang tahanan na tunay na nananampalataya sa atin Panginoon. Another distinctives of a Christian home is joy, no? Joy is the mark of Christian life, no? Bukod sa love, bukod sa pag-ibig, andun yung kagalakan. Sabi doon sa John 15:11, "This thing have I spoken to you, that my joy might remain in you, and that your joy may be full." So ito ang sinasabi na kagalakan, hindi pansamantala lamang, kundi ito'y kagalakan ng punong-puno na umaapaw, at forever yan, itong kagalakan ay nanggagaling sa ating Panginoon na siyang dumadaloy sa buhay ng mga mananampalataya. So ano matatagpuan natin sa isang Christian home? A Christian home is warm. Unlike yung mga home na kung saan ay hindi wala ang Panginoon Diyos, makikita natin yung coldness, makikita natin yung kaguluhan, makikita natin yung away, tampuhan, agawan, nakikita natin yung competition. Pero itong mga bagay na ito ay hindi matatagpuan sa Christian home. Dahil ang Christian home, kung i-describe po natin, ay punong-puno ng pagmamahal. It is a warm family. It is full of joy, full of laughter na madadama ng bawat membro ng pamilya. Those who live in the Christian home know the meaning and the ministry of a smile and practice it, no? So makita natin, dahil punong-puno at umaapaw ng kagalakan, lagi nakikita mo yung smile sa kanilang mukha. Walang galit, walang nakasimangot, no? Hindi lagi nakakulubot ang noo, no? So hindi mo makikita ang mga bagay na yan sa isang Christian home. It is a happy home, masayang bahay, kung saan mararanasan mo ang umaapaw na pagmamahal ng Diyos at ang presensya ng ating Panginoon. The third distinctive of a Christian home is forgiveness, pagpapatawad, no? Mga ibang bahay, kasi ang kamalian o kasalanan, sometimes ay nagagawa po natin, kahit na tayo po ay anak ng Diyos, di ba? Sometimes may mga nabibitawan tayong mga salita na hindi tama, may nagawa tayong mga decision na naka-hurt sa feelings ng ating mga mahal sa buhay. Pero
bilang isang Kristiyano at bilang isang Christian home, lagi andun yung pagpapatawad, no? Hindi katulad ng isang pamilya na hindi mananampalataya. Many homes right now, lalo na sa panahon natin ngayon, kung makikita mo yung mga nangyayari sa community, maraming strife, maraming quarrel, feud, and friction. Diba? Yung away ng mag-asawa, yung away ng mag-ina, mag-ama, lumayas yung anak. Yung mga ganun kwento ay marami po tayong naririnig. Kaya nga, kung pumunta ka doon sa halfway house, no, kung sa Valenzuela, ay makikita mo yung mga bata na sila po ay biktima ng isang magulong pamilya, no? Kasi yung pamilya, ang pamilya na walang Panginoon ay pamilyang laging may kaguluhan, no? But dito sa Christian home, wala po tayong makikitang ganun. Bagamat mayroong mga pangyayari minsan kung saan nagkakaroon ng problema in terms of relationship with our family member, pero lagi andun yung forgiveness, no? So, nandun yung forgiveness, andun yung peace, no? Pero yung kabaliktaran na sinasabi natin, yung bahay na hindi believers ay lagi andun yung strife, competition, envy, no? Nakakalungkot nga. Ito ang klaseng bahay na ayaw natin, no? Lahat tayo, gusto natin na isang pamilya na masaya, matiwasay, nagkasundo-sundo magkapamilya, di ba? So may isang kwento, no? So isang bata ay nagnakaw, nahuli ng pulis. So sabi ng pulis, anong pangalan mo? So, ang sabi ng bata, Demonito. Nagulat yung pulis, teka, lika, punta tayo dun sa bahay mo kasi bata pa siya. Kausapin natin yung magulang mo. So ituro mo ako yung bahay mo, kausapin ko yung tatay at nanay mo. So, nung palapit na yung pulis dun sa bahay, narinig niya yung kakagulo sa loob ng bahay. So, naririnig niya yung sigaw ng isang babae. Ayaw ko na dito. Parang impyerno itong bahay na ito, no? Tapos, ang sagot naman ng tinig na lalaki, ikaw, bruha ka. Wala kang kwenta. Sabi nga nun. Ang sagot naman ng babae, ikaw, demonyo ka. Wala kang kwenta rin. So, yung mga ganong klaseng bahay, makikita po natin na kaya pala yung bata ay hindi rin maayos ang kanyang character dahil sa loob ng tahanan ay wala siyang nakikitang mapayapa, matahimik na buhay at hindi rin naturuan itong batang ito. Christian home practice forgiveness. Maybe yung unkind words sometimes ay na bibitawan natin, nabigla tayo, nakapagsalita tayo ng hindi tama, no? Pero andun pa rin yung pagpapatawad, no? Kaya kung tayo, lalo na mga magulang, sometimes ang hirap, no? Parang feeling natin hindi tama tayo humingi ng pagpapatawad sa mga anak natin. Well, in fact, sa totoo lang, kung nagkamali tayo bilang magulang, dapat marunong tayo mag-humble at humingi rin ng tawad, no? Sa mga nasaktan natin, kahit anak natin sila, mas nakakabata. Pero kung nasaktan natin sila at mali tayo, dapat marunong tayong humingi ng sorry, no? So, tatlong bagay na natutunan namin noon sa pag-handle ng SIPAG wellness program, no? At napakaganda itong tatlong word na kailangan lagi natin bigkasin sa ating tahanan at i-practice natin sa ating sariling tahanan, no? Una, ang word na sorry. Pagka nagkamali tayo, ay matuto tayo magsabi ng sorry. Pangalawa, thank you. Pagka may gumawa ng mabuti, kahit yung mga anak ay, o yung mga kapatid ay gumawa ng mabuti, binigyan tayo ng pagkain, tinulungan tayo. We must learn how to thank them, no? Matuto tayo magbigkas ng thank you. And ang pinakamasarap na pakinggan na salita na gusto ng lahat ng tao marinig, lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay, sa loob ng pamilya, ay yung word na I love you, no? So itong tatlong salita ay napaka-importante, i-practice po natin sa ating tahanan. We must make our love feel, di ba? Love, di ba? Yung mga loved ones natin, dapat madaman nila na mahal natin sila. Concern tayo sa kanila, no? Lalo na ang mga bata, no? Pag nakita nila yung concern tayo, of course,
hindi rin pwede yung sa sobrang pagmamahal natin ay ini-spoil natin lahat ng hinihingi nila ay binibigay kahit na hindi po pwede. Hindi po ganon, no? So kung talagang mahal natin ang mga bata, mga anak natin, dapat kasama din yung disiplina. Kasi sabi ng Panginoon, dinidisiplina niya ang mga anak niya, no? Tunay niyang anak. So kung mahal natin ang ating mga anak, kailangan natin disiplinahin. Pero importante din na ipadama natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kaya nga sabi natin kanina, itong tatlong word na ito, sorry, thank you, I love you, ay napakaganda i-practice po natin sa loob ng ating tahanan. We must make them feel valuable, no? No? Sa loob ng ating pamilya. At kung meron naman problema, andun tayo mahinahon, ayusin ang problema. Kung nakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao, matuto tayo humingi ng pagpapatawad. At kung naman tayo ay nasaktan at humingi sila ng pagpapatawad, eh huwag na tayo magnag, no? Huwag na natin ulit-ulitin pa. So, ang kailangan natin gawin ay patawarin na natin yung mga nakagawa ng kasalanan at mag-move on na tayo, no? So, ano ba tinuro ng ating Panginoon doon sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 6 verse 12? 'Di ba ang turo ng ating Panginoong Jesus, forgive us our debt, doon sa prayer na tinuro niya sa kanyang mga disipulo, as we forgive our debtors. Bakit tinuro ng ating Panginoon 'yon? Dahil napaka-importante sa kanya yung pagpapatawad. Katulad natin, tayo ay mga makasalanan, pero nung lumapit po tayo sa ating Panginoon Diyos, humingi po tayo ng tawad sa kanya, ay pinatawad po tayo at tinanggap po tayo sa kanyang pamilya, no? At dito sa verse 14 ng Matthew chapter 6, ano sabi ng ating Panginoon? If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither your Father will forgive your trespasses. So, ang linaw, no? So, sabi po dito, pagka nagpatawa tayo sa ating mga kapwa, papatawarin po tayo ng ating Diyos Ama. Pag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin po tayo papatawarin ng ating Diyos Ama. So, as a child of God, we are to live by the precepts and teaching of God. And one thing na gusto makita ng ating Panginoon sa ating buhay ay yung pagpapatawad, no? No? Kasama na rin yung love at yung mga ibang virtues na dapat makita sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Ano yung mga virtues yon? Makikita po natin yung fruit of the Holy Spirit ay dapat mag-manifest sa ating buhay. Kasi yun ang evidence na tayo po ay lumalago bilang isang anak ng Diyos, no? So makita po natin sa dealing natin sa ating kapwa, lagi dapat andun yung grace, no? Yung kagandahan loob, no? Sa ating pakikipag-deal sa ating kapwa, nandun yung understanding, andun yung acceptance, andun yung forgiveness, no? Kailangan i-release natin sa kanila, no? Pangalawa, ano ang dynamics naman ng isang Christian home? Sabi natin, ang distinctive ng isang Christian home ay love, forgiveness, no? Kita natin, enjoy. Pangalawa, atin tingnan, ano ang dynamics sa loob ng isang pamilyang mananampalataya, no? Sa panahon natin ngayon, ang pamilya, no, ay laging naka-attach, no, sa maling emphasis katulad ng wealth, status, and power, no? Pero hindi 'yon ang tunay na dynamics ng isang Christian home. Ang dynamics ng isang Christian home, no, ay the dynamic of faith, a believing relationship towards Jesus Christ, no? So, sa loob ng pamilya, ang nangingibabaw at nangunguna sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Hindi yung pera, hindi yung kapangyarihan, hindi yung status ng buhay. Maari, you come from a ordinary family, pero okay lang po yun. Maganda po yun, kahit na ordinary family, pero may Kristo sa inyong puso
at yung pamilya mo ay nananampalataya sa ating Panginoon, mapayapa, matahimik, at masaya. Sabi nga sa John 14:6, di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi natin maka-experience ng isang dynamic relationship sa ating Diyos Ama maliban sa ating Panginoon Jesus, no? When we come to the Lord Jesus Christ in repentance and accept Him as Lord and Savior of our life, He paved the way for us to be accepted into the family of God and for the restoration of our severe relationship with God the Father. And through Jesus Christ, mag-flow yung buhay niya, no, the eternal life, na kasama na rin yung abundant, overflowing, and dynamic life. Diba? Sabi ni Jesus sa John 10:10, I have come that they may have life and they may have it more abundantly, no? So, ano itong abundantly na sinasabi? Hindi abundant in material possession. Ito ay isang holistic na buhay kung saan, no? Makikita mo yung kapayapaan, kasaganahan, katiwasayan ng isang pamilya kung saan ang lahat ng family members ay nagkakasundo-sundo, maayos, silang lahat, walang karamdaman, masaya na namumuhay araw-araw at masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Doon sa New Testament ay makita natin isang pamilya na isang magandang example kung saan ang dynamics of faith, no, yung ay nakikita dahil may close relationship po sila sa ating Panginoon Jesus, no? So sino 'yon? Sa pamilya ni Mary, Martha, and Lazarus, no? Jesus was the dynamic of the lives of Mary, Martha, and Lazarus, no? 'Di ba at the time of Lazarus' death, Jesus came to them knowing what he would do with the question, "Do you believe it?" Makikita natin sa John chapter 11 verse 26. At ang sagot ng magkapatid na si Mary and Martha at the time sa verse 27, I believe. So makita mo yung pananampalataya nila sa ating Panginoong Jesus. Ang siyang naging daan kung saan ay nagkaroon ng maayos, matiwasay at masayang pamilya. Itong relationship, makita natin, there was power, there was light, and there was life, no? So makita natin, si Jesus ay source ng kanilang pag-asa. He makes a difference in their home, no? So ang ating Panginoong Jesus ay naging source ng kanilang hope, joy, peace, and grace kahit sa gitna ng pagluluksa nila. Nakita natin yung miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus at pamilyang ito ay nakita nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. In the same manner, no, kung si Jesus ay dynamics ng buhay ni Martha, Mary, and Lazarus, ay maaari maging dynamic ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, kung pahihintulutan natin siya pumasok sa ating tahanan. We must make Jesus the master of our family because He makes the difference in our lives and in our home, no? So dito sa pinag-uusapan natin na dynamic, no, of a Christian home, kalakit din yung dynamic faith, pananampalataya na sinabi natin kanina, ay yung dynamic worship. So dalawang bagay nakita po natin, no? Yung faith and yung worship, no? So anong worship to, no? Anong pinag-uusapan natin? Bakit kalakit at magkadikit sila? Because spontaneous ang worship. Ang isang pamilya ng punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon, spontaneous ang kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Ito ay nagmumula sa isang puso na fully surrendered sa ating Panginoon. It comes from a thankful heart. A believer who is in a dynamic relationship with God has a life filled with thanksgiving, praise, worship, and victory. Hindi po ba yan ang gusto natin sa ating buhay na maranasan po natin yung tahimik, kapayapaan,
pag-worship, a good relation and intimate relationship with God, higit sa lahat yung victory sa ating buhay dahil ang Diyos ay araw-araw kumikilos sa atin. Such a life and worship molds and builds the spirit of the home. So kung tayo, faithful tayo, at patuloy po natin nakikita ang ating pananampalataya, committed tayo, nakikita ng family member po natin yan. Kung anong ginagawa natin sa iglesia na paglilingkod, dalhin natin sa ating tahanan. At paglingkuran natin ang ating mga family members ng may buong pagmamahal at katapatan. At yung nakikita nilang changed life will also change them dahil yan din ang gusto nila maranasan sa kanilang buhay. And lastly, ano ang dividends ng isang Christian home? A Christian home is a long-term investment that pays. Diba? Hindi pang samantala lang to. Ito ay forever. Ito ay mahaba. No? Ang dividend doon niya ay assured. Bakit sinabi natin? Ibig sabihin, may benefit po siya. No? No? Ang isang Christian home, malaki ang benepisyo na makukuha ng mga nakatira sa pamilyang yan. Yung value niya ay laging pataas, no? So kung paano makikita po natin yung kinokontribute natin para sa pagtatatag ng isang Christian home, isang masaya, mapayapa, at mapagmahal na tahanan, ay makikita natin yung end result niya, hindi lang sa buhay ng family member natin na ma-benefit sila, kundi the end result is always for the glory of God. Natutuwa at nagagalak ang Panginoon kung tayong lahat bilang isang mananampalataya, dadalhin natin ang lahat ng tinuro sa atin sa iglesia, sa loob ng pamilya, hindi lang sa iglesia natin ipapractice, kundi araw-araw ipamumuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Makikita po natin yung end result ay maging maayos, no? So, ito ay isang challenge sa bawat magulang na kung paano magpalaki ng kanilang mga anak. Of course, may mga struggles at problema within the family, pero nothing is impossible with God. Ang kailangan lang natin gawin, ibabad po natin sa panalangin at patuloy tayo manalig sa ating Panginoon at ipakita natin ang isang Christian virtue at character, no, dapat makita ng mga family members natin para sila mismo ay sumunod sa ating mga yapak, no? So in conclusion, sa gabing ito, we can have Christian home if we really desire them. We can have Christ in our heart and home if we invite Him. Kung iimbitahin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating tahanan, siya po ay tapasok sa ating tahanan, mananatili siya, at siya rin po ang mag-aayos sa ating mga problema. We can have His daily leadership, life, and love as we make ourselves available to Him. But we must make up our mind to do so. God will come into your house, into your home, if you welcome Him. Why don't we invite our Lord Jesus Christ tonight into our home, na siyang gawin natin Master and Lord of our household. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, napakabuti mo. Sa gabing ito, Panginoon, iniimbita ka namin sa aming tahanan. Kayo po, Panginoon, ang Master of our family and our household. Kayo po ang mag-lead sa amin, kalooban mo, Panginoon, ang susundin namin, ang desire mo, Panginoon, ang siyang matupad sa aming kalagitnaan at sa aming tahanan. At sa gabing ito, Panginoon, salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Mithiin namin at desire namin na magkaroon kami ng isang mapayapang, masaya, mapagmahal na pamilya. At alam namin na ito ay mangyayari kung iimbitahin ka namin sa aming tahanan at Lord, kayo po mismo ang mag-lead at mag-master sa amin. Salamat po, Lord God. Tunay po, Lord, napakabuti mo. Lord, sa gabing ito, nagpapasalamat kaming lahat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat pamilya at pagpalain mo kaming lahat.
Maraming maraming salamat po. Amen and amen. Tayo po ay dadako na sa ating prayer item. Sama-sama tayong idulog ang mga prayer na ito sa ating Panginoon. Let's come together in the presence of God. Father God, we thank you and we praise you tonight. Salamat po, Lord, sa mensahe na narinig namin mula sa iyo. Tunay po, desire ng bawat isa na magkaroon ng isang masayang, mapayapa, mapagmahal na pamilya. Alam natin, namin, Lord, na ito po ay pagkakaloob mo sa amin lahat. Sa gabing ito, Lord, hinihingi namin yung guidance and direction mo para sa bawat isa sa amin. I-bless mo ang aming mga family spiritually, physically, mentally, and with emotional health. Dalangin din namin, Lord, na patuloy mo hawakan ang aming bansa. Nagpapasalamat po kami, Lord God, na ang mga cases ng COVID ay mababa na at kami po ay bumalik na sa amin normal lives, Panginoon. Amin dalangin, O God, na ito ay tuluyan ng mawala, hindi lang sa bansang Pilipinas, O God, kundi sa buong mundo, O Panginoon. Salamat po, tunay po, Lord, napakabuti mo. Dalangin din namin, Lord, ang mga may karamdaman. Hinihiling namin, Lord, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Walang imposible sa iyo, Lord, kayo ang amin dakilang manggagamot. At ganun din ang mga elderly, vulnerable population, yung mga may chronic diseases, tinataas din namin sila sa iyo. Hinihiling namin ang paghipo mo, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Lord, tinataas din namin ang aming kababayan na mayroong mga problema financially, yung mga walang trabaho, yung mga dumadanas ng paghihirap. Lord, walang imposible sa iyo. Kayo ang aming great provider. Dalangin namin na magbukas ka ng opportunity para makahanap sila ng trabaho at hanap buhay para masustain nila ang kanilang pamilya. Salamat po, Lord. Napakabuti mo. Kayo po, Panginoon, ang aming great provider. You are also a generous God. Hindi mo kami pagkukulangan at nagtitiwala po kami na kayo ang magpo-provide ng aming mga daily needs. Tonight, we lift up Jolka unto you. We pray for the student, teachers, and the staff. Dalangin namin ang safety and protection nila. Dalangin namin, O God, na matatapos na itong school year, Panginoon. Lord, hinihiling ko na gabayan mo ang mga estudyante. Nawa, Lord, ay makatapos sila ng maayos at maganda, Panginoon. I also pray for all Jolka teachers. Lord, na gamitin mo sila sa pagpapahayag ng iyong salita. We lift up JOL Bagbaging unto you na pinamumunuan ni Pastor Bernard, Pastora Susan, and even yung ministry team nila sa kanilang pagre-reach out sa community. Father, anoint them, be with them, Panginoon. Samahan mo sila sa kanilang mga ginagawa. Ganon din ang JOL Pangasinan na pinamumunuan ni Pastora Belinda. Lord, guide her, Panginoon, and even, Lord, yung mga katuwang niya, mga pastors at leaders. Bigyan mo sila, Lord, ng strength, O God, and even provision na kailangan nila para maipagpatuloy nila ang mission work nila at pagbubukas ng mga Bible studies at Bible study center sa lugar nila. Ganon din kay Pastor Bong Castro, Pastora Jenny ng JOL Las Piñas. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid kong to. Tunay po, Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy, Lord God, mag-ingat sa kanila. Dalangin ko ang anointing mo, Panginoon, to be upon them. We also lift up JOL Palawan, JOL Birak. Lord, dalangin namin ang lahat ng mga kasamahan namin, pastors, sa lugar na yan, Panginoon. Continue to use them mightily, O God, in your kingdom. At anuman ang kanilang pangangailangan para sa kanilang pamilya, sa ministry, Panginoon, dalangin namin, Lord God, na kayo po ang patuloy na mag-provide sa kanilang pangangailangan. Tonight, we remember Pastor Gabby De Los Reyes. We pray for success sa kanyang mission trip and church planting ministry sa Batangas. Hinihiling namin ang guidance mo, ang direction mo sa kanyang ministry. Lord, raise up more leaders, Lord, sa lugar na yan na mag-a-assist sa kanya, Lord, sa gawain sa lugar na yan. Tunay po, Lord, tonight we lift up JOL, my son, unto you. Dalangin namin, O God, na patuloy mong, Lord, gamitin ang JOL, my son, to reach out dun sa community sa Valenzuela, O God. Lord, pagpalain mong lahat ng pastor leaders, mga members, O God.
Lord, sa mga tumatayo, nagtuturo, nangangaral, I pray for your anointing to be upon them. I pray for boldness sa teaching and preaching, Panginoon. Nawa, Lord, ang salita mo lamang ang siyang ituturo, Panginoon. Lord, I pray also for revival sa puso ng bawat believer, that there will be a continual thirst and hunger for you and for your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, dalangin din namin, O God, that you will cause the multiplication, Lord, of dedicated spirit-filled pastors, leaders, worshipers, teachers, and members na magkaroon ng spiritual growth sa buhay ng member at sila ay mag-commit sa gawain mo upang maipalago namin, Lord, ang iyong kaharian. Katulad ng iniwan mong Great Commission sa amin, Lord, ay lahat kami hahayo para ipangaral ang iyong magandang balita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin ko rin kaligtasan ng bawat pamilya, yung mga mahal namin sa buhay, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo. Sa gabing ito, we lift them up unto you. We pray, Panginoon, Lord God, for their salvation, O God. We pray, O God, na you will put thirst and hunger in their heart, Panginoon, na sila ay maghahanap, Lord, ng meaning sa kanilang buhay at matagpuan nila ito, Lord, sa iyo, Panginoon. Lord, we also pray that you will raise younger generation that will be on fire for you, Panginoon, that will be willing to dedicate and commit their lives, Lord, sa ministry, Panginoon. Lord, hawakan mo yung kabataan na hindi sila, Lord, sumabay sa agos ng mundong ito dahil ang lakas ng hatak sa kanila, Panginoon. Dalangin ko, Lord, kung anong revival na nangyari sa ibang bansa, ito ay maganap sa aming bansa, sa mga school campuses, and even sa mga churches kung saan, Lord, yung mga kabataan ay magkaroon ng realization that they need you in their lives, O God. Dalangin din namin yung mighty move mo sa aming ministry, sa Bahay Pag-asa, Bahay Kalinga, Bahay Kadlungan, even the jail ministry, lahat ng Bible studies, O God, Lord, sa mga tahanan, sa mga offices, Panginoon, Lord, dalangin namin, O God, for your anointing sa lahat ng mga tumatayo, nagtuturo, nagmi-minister, O God, at dalangin ko, O God, na buksan mong puso ng mga nakikinig, Panginoon, na makita nila ang importance, Panginoon, na isuko nila ang buhay nila sa iyo, pagsisihan at talikuran nila ang kanilang kasalanan at magkaroon ng intimate relationship sa iyo, O God. Salamat, Panginoon. I also pray, Lord God, that you will raise up a committed and dedicated ministry team sa JOL who are willing to give time to pray, to intercede to the Word of God, to minister, Lord God, yung mga needy dahil nagkukulang po kami ng manggagawa sa mga panahon na ito. And we are asking you, O Lord, our Lord of Harvest, to send more workers, Lord God, sa amin iglesia, O God. Lord, sa lahat ng pastors, O God, leaders, churches, ng lahat ng churches ng Valenzuela, I pray for unity, O God. I pray for harmony, O God. I pray for the work of the Holy Spirit to move, Lord, in each churches and in the lives of their pastor, Panginoon. Dalangin ko ng wisdom and guidance, O God, sa mga problema na kinakaharapan, Lord God, ng mga churches, O God, at mga pastor sa Valenzuela. Ganon din yung mga elders of the city, Panginoon, grant them wisdom, grant them guidance, O God, sa anuman mga challenges and even problems, O God, that they are facing right now, O Panginoon, sa buong Valenzuela. We pray for Christian community, Lord, we pray that they may continue to serve with love, with joy, with kindness, O God, that they will continue to share the gospel and reach out to the unbelievers in the community, O God. At ganun din sa gabing ito, tinataas ko ang Valenzuela City. We pray for your protection to be upon Mayor Wesley, Vice Mayor Lori, O God, Kong Eric, Panginoon, Senator Win, and even, O God, si Secretary Rex, at lahat ng councilors, barangay captains, health workers, government officials, and employees. We pray for their safety and protection. We pray, Panginoon, Lord, that you take hold of them, grant them wisdom sa kanilang pag-discharge ng kanilang duties and responsibility sa lungsod ng Valenzuela. I pray and plead for your blood to cover the entire Valenzuela City, O God.
Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, ganun din ang dalangin ko. Tinataas ko si President Bongbong Marcos, Lord. Dalangin ko ang kanyang kaligtasan. Even his family, Panginoon, ay tinataas ko po sa inyo. Nawa, Lord, na marinig niya ang iyong salita. Tanggapin ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko rin good health and wisdom para sa lahat ng desisyon na kailangan niyang gawin. At sa bawat biyahe niya, ay lagi mo siyang iingatan. Ganon din kay Vice President Sara Duterte, sa lahat ng senator, congressman, governors, elected and appointed government officials, including all the cabinet members. Lord, we lift them up unto you. We pray for guidance and direction coming from you. We also pray for your protection. Dalangin din namin, O God, peaceful resolution sa war and conflict between Russia and Ukraine na hanggang ngayon ay hindi pa tapos, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na magkaroon ng realization si President Putin at Zelensky na importante na mag-usap at magkasundo na sila dahil ang daming buhay ay affected, Lord, sa digmaan na ito. Tonight, we also pray for Israel. We pray for the peace of Jerusalem, O God. We pray that your redemptive plan, O Lord, for Israel and for the entire world will come to pass. Salamat po. Alam namin, O God, na patuloy ka kumikilos sa buhay ng bawat isa sa mundong ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na you are preparing us for your coming, Panginoon. Tonight, we also pray that your word will be preached in all nations, O God. That you will send missionaries, pastors, leaders, teachers to reach out to unbelievers, O God, and bring them closer unto you. Lord, nasa puso mo ang pagmamahal sa bawat linikha mo. At nais mo sila makapiling mo at hindi sila mapahamak. Gamitin mo kaming lahat, Panginoon, sa Great Commission upang abutin sila at dalhin sila sa iyong paanan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. We lift up our family unto you. We pray na ang pamilya namin ay maging maayos as we invite you to be the master and the Lord of our family. Dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, mga anak, asawa, kapatid, Lord God, at lahat ng household na members na kasama namin. We pray for their salvation. At walang imposible sa iyo. Alam namin as we leave everything unto you, Panginoon, ay tutugunin at tutugunin mo ang aming panalangin. Salamat po, Lord. Napakabuti mo. Tonight, we give you praise, we give you glory, we give you honor, O God. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. God bless us all. Thank you for tuning in to our online streaming service. Outlines of the preaching and other weekly activities will be distributed by our church leaders for further Bible study. We would also like to encourage everyone to read their Bibles, meditate, and pray during these times. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.